Hi guys, it's me Millian and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-subscribe mo na yan. So eto na nga guys, ayan, pinapakita ko muna sa inyo ang aking roses na napakaganda. Pinapaingit-ingit ko lang yan. Hindi, joke lang guys. Ang main reason kung bakit tayo nandito or bakit ako nandito sa aking mga munting halaman is mag-harvesting na ako nitong aking munting aloe vera. At sa nakikita nyo naman guys, ang ganda-ganda at ready na ang ating aloe vera na i-harvest. Kasi meron akong gagawin dito guys at abangan nyo ang ating mga susunod na videos para makita nyo kung anong ginawa ko dito sa aking aloe vera. So ayan, ready na ako para mag-harvest ng aking mga aloe vera na medyo matataba. Diba ang ganda-ganda nila guys? Tingnan nyo naman, namumulaklak pa, nanganganak-nganak pa ng ano yung aloe vera, diba? So ayan, naghanda pala ako ng peeler at saka ng lagayan ng ating aloe vera kapag na-harvest ko na or naputol ko na ito. And dahan-dahan lang kasi medyo alam nyo naman, mabilis talagang maputol ang ano aloe vera dahil talaga namang napakalambot lang nila. Kahit nga, pwede nga natin silang baliin lang, diba? So, eto na nga guys, panoorin nyo na lang ang mga susunod na video at kung paano ko ito gagawin. Ayan na guys, na-harvest na natin yung mga matatabang part ng ating aloe vera and ready to clean na ang ating aloe vera. Ayan, hugasan muna natin ang ating aloe vera guys. Hugasan ko lang ha. So after kong nahugasan guys, ayan, kung mapapansin nyo, meron akong container dyan na merong lamang water. And ito na ang ating aloe vera na hinugasan. Ayan. So ang gagawin ko dyan guys is tatanggalan ko ng gilid yung aloe vera. Yung parang may tulis doon sa mga gilid ng aloe vera guys. Kasi ito daw yung nagdadala ng mga allergy sa isang aloe vera. So dapat matanggal na muna natin yun bago natin ito gamitin. Pag natanggalan nyo na pala guys ng mga side yung aloe vera, pwede nyo na siyang ibaba doon sa water na inihanda nyo sa container. So ayan, hintayin lang nating matapos ako sa aking pagtatanggal ng mga gilid nitong ating aloe vera guys. So ayan na guys, nahiwa na natin at naibabad na natin itong ating aloe vera. Hayaan muna natin siyang nakababad guys ng overnight para at least yung mga allergy ay matanggal talaga. So after overnight babad guys, ayan na, sobrang dilaw na ng tubig ng ating aloe vera. At kung napapansin nyo, medyo nag-ready na rin ako para i-remove ko yung mga mismong balat ng aloe vera. So ayan, balatan muna natin guys ang aloe vera. Sa pagbabalat guys, pwede kayong mamili kung gagamitin niyo ba yung peeler or kutsilyo. Pero sa akin, mas pinili ko itong kutsilyo kasi sobrang talas ng peeler. Kaya ingat-ingat lang tayo sa pagbabalat nitong ating aloe vera. Thank you.
So sa part na to guys, medyo nabagalan ako sa kutsilyo kaya ayan, kung napapansin nyo, nagpalit ako ng kutsara kasi ang bilis niyang matanggal kapag kutsara yung gagamitin. And tingnan nyo naman ang soft ng pagkakatanggal ko, ba? Diba? So ayan, ituloy-tuloy pa rin natin ang ating pagkukuha ng mga aloe vera gel dito sa ating aloe vera na shells. Kaya sana matapos natin to agad para, diba, hindi kayo tamarin manood dyan guys. Charot lang. Joke. Sige guys, ipagpatuloy natin itong laban natin dito sa ating aloe vera. So a few inches later guys, eto na, patapos na tayo sa ating pagtatanggal ng mga aloe vera gel at ready na ang ating homemade aloe vera gel. So ayan na, tingnan nyo naman guys, so parang hindi nyo na siya makita sa plato kasi super clear na niya. Pero may mga konting green pa dyan, ayan. Kung napapansin nyo, kumuha rin ako ng parang dikdikan ba yan? Or ano bang tawag dyan sa Tagalog? Hindi ko sure, ayan. Dikdik muna tayo ng dikdik dito guys hanggang sa madurog-durog. Kagaya na lang ng pagdurog ng jowa mo sa puso mo. Wow. Ay, charot lang. Joke lang ulit guys. Pero hindi, ayan. Durug-durugin natin yan gaya ng pagmamahal mo sa kanya na hindi mo alam kung totoo o hindi ba. Char, hindi tayo kailangan humugot dito ha. Dahil ayan. Sige, durug lang ng durug. Durug pa rin ng durug hanggang sa madurug yan. Okay, huwag ka lang magsawa kasi ganun talaga ang buhay. Kailangan talagang lumaban kahit anong mangyari. Laban lang, char. Joke. Ayan, ipagpatuloy lang ang pagdudurug natin guys hanggang sa ito ay medyo talaga namang nadurug na at talaga namang pwedeng-pwede na natin itong gamitin para sa ating aloe vera gel. So ayan, kumuha din pala ako ng container kung saan super clean at wala talagang mga laman ha, kailangan malinis yan. Ayan, so tingnan nyo naman ang ganda ng kulay dahil green na green, di ba? Kagaya ng ating aloe vera na super green at ngayon gel na siya. So kumuha rin kayo ng strainer at isalin nyo yung aloe vera gel na dinurug-durug nyo. At ayan, kailangan lahat ng mga gel niya ay pumasok doon sa mismong container kung saan yun na yung magiging finished product natin. Ayan. So, tingnan nyo naman guys kung anong ginawa ko dyan. Talagang dinikdik ko pa ng dinikdik para talagang sure na sure tayo na talagang lahat ng gel ay papasok doon sa ating container. And pwede naman kayong gumamit ng mga container na kung ano yung available dyan sa inyo, hindi nyo kailangan maghanap ng kagaya din ng lagayan na ginawa ko. Kasi available naman yan guys at hindi naman nagagamit. So yan yung naisip kong gamitin, diba? Pwede tayong mag-recycle para hindi masayang yung mga gamit na pwede pa namang gamitin, diba? So ayan, dikdikin mo ulit ng dikdikin guys. Kasi kung mahal ka talaga yan, kahit anong pilit mong dikdikin ay talaga namang char. Joke lang. Bakit ba ako panayhugot dito? Hindi, joke lang yan guys ha. Kasi naaaliw ako dito sa pagdidikdik ko ng aloe vera. So ayan, malapit na tayong matapos guys sa ating pagdidikdik. At nakikita nyo naman na super jelly talaga yung pumapasok doon sa ating container. And ayan, patapos na tayo guys. So tingnan nyo kung ano ba yung kinalabasan. Ayan, bumula na siya, diba? Kakadurog ko sa kanya. Diba? Kagaya ng pagdurog niya sa puso ko. Char, joke lang ulit. Ayan na, sige na. Tapusin na natin to guys kung ano-ano na namang sinasabi ko dito sa ating video na ito. Pero hindi, eto na nga. So, balik tayo dito sa ating aloe vera gel. At ayan, tapos na siya. Ano ba, ang tagal mo dyan, di ka pa ba tapos? Charot. Joke lang. Pero ayan, patapos na siya guys. So, tanggalin na natin yan. Ayan. Papakita ko ulit sa inyo kung anong magiging itsura kapag napasok na natin lahat ng gel doon sa ating container. And ayan na siya. Para na siyang water guys, diba? Kung mapapansin nyo, para na talaga siyang tubig. And sa part na ito guys, kumuha pala ako ng vinegar or yung suka. At ayan,
Ayan. Kuha din tayo ng kutsara. Wait lang. Ayan na yung tablespoon. And maglagay kayo ng 1 tablespoon. Ayan. O, diba? Halo. Gaya ng panluloko niya sa'yo. Kaya ihalo mo lang ng ihalo. Kasi kahit anong halo at loko ang ginawa niya sa'yo, paulit-ulit ka pa rin lumalapit sa kanya. Diba? Ganun yung pagmamahal kapag ang pagmamahal mo ay bulag talaga. Char. Sige, game na. Halu-haluin muna natin ulit yun, guys, para matapos na tayo sa ating ginagawa. Ayan, and after that, dahil napagod na ako kakasalita dito, so, ayan na siya, guys. Tingnan nyo, ang ganda-ganda na niya, and super water na talaga ang ating aloe vera gel. So, takpan nyo na yan, guys, or tatakpan ko na yan, guys, dahil kanina pa ako dakdak ng dakdak dito, hindi pa ako matapos-tapos. So, ayan, takpan na natin yan, ayan. Make it sure na seal nyo ng mabuti ang inyong container para hindi siya matapon. Ano pa ginagawa ko? Ba't paulit-ulit kong in-open at sinasara? So, ayan na, tinakpan na nga natin, ayan. So, nakatakip na yan, guys, and dadaling ko na siya sa aking fridge. Ayan, pagpasensya nyo na kung makalat maraming mga laman dahil pang 1 month na ano natin yan, pangkain, pang lamang chan. So, after overnight babad, guys, kinuha ko na siya sa fridge at ayan, tadaan! O, diba? Grabe, parang naninigas na talaga. Ayan, guys, tingnan nyo pag open ko niyang ating aloe vera gel. Kung mapapansin nyo, sobrang tigas niya talaga. So, ang ginawa ko ngayon is, pinalambot ko muna at pinatunaw ko muna yung nag-yelo nating aloe vera gel para naman at least ma-apply ko ng maayos sa mukha ko. Diba? Medyo watery na siya, hindi na siya. So, ayan guys, sobrang liquid na siya at natunaw na ang ating nag-yelong aloe vera gel. So, next thing na gagawin ko, eto na. Tadaan! Hi guys! Ako ulit to si Millian and i-apply na natin itong aloe vera gel dito sa aking mukha. So, ready na natin ang ating yan. Open na ang ating aloe vera gel at eto na nga. Woo! Ang lamig-lamig niya guys. Sobrang lamig niya talaga kasi di ba nga nag-yellow pa siya. And ayan, ibababad ko muna yan ng mga 20 to 30 minutes bago ako mag bati-bati or mag-take a bath kasi ito, gabi ko na siya in-apply guys, kung saan maghihilamos ako after ko siyang nababad kasi hindi ko siya pwedeng i-overnight at meron nga kasi akong mga ginagamit na ibang product para sa aking face. So, dahil medyo mahal yung mga aloe vera na nakikita ko sa mga Watsons or sa kung saan sa mga beauty product, so nag-DIY na lang ako ng aking aloe vera gel. At ayan na! So, tapos ko na siyang nai-apply guys at ibabalik ko na ito sa fridge. So, hanggang dito na lamang ang ating video. Keep safe guys! God bless you all! Bye-bye for now!